na nga, naglaban na nga, guys. So AAP versus BBP daw, sabi ni ano, sabi ni Team Memphis. Grabe, nagtalpakan na talaga, guys. Bawal magsugal, ha. Yung talpakan natin dito is parang kuro-kuro lang, no? Hindi tunay na sugal, ha. Baka mamaya madali tayo ng gab, akala nila nagsusugal tayo dito. Hindi tayo nagsusugal. Okay, napakaganda ng ano, ha. Napakaganda ng lineup. Para sa akin, maganda lineup ni ano dito, ni Samimo. Bakit? Kasi although nagra-run siya ng double aqua, napaka-balance ng aqua niya dahil meron mga beast cards. So hindi siya nagkukulang sa beast damage. So pwede niyang mapatay agad yung plant. Kaya lang, nakasplit. Weird, no? Nakasplit naman si Jasper ng arrangement. Nasa unahan yung beast. And against a double aqua, parang mamamatay ito agad. So ang mangyayari dito, prediction natin sa laban na to, baka mahirapan, ha? Baka mahirapan si Jasper kasi pag namatay agad yung beast, mahihirapan na siyang patayin itong plant dahil magiging makunat to para sa another plant at saka sa bird. Dahil ang bird ay may minus 15% damage sa plant. So medyo sa lineup si Samimo ang ano, umaangat, ha? Ayan, pero wag natin ano, wag natin i-discount itong lineup ni Jasper. Malakas itong lineup, malakas itong beast niya. Siguro yung arrangement lang medyo questionable. Okay, questionable sa akin yung naging arrangement dahil nasa harap yung beast, 'di ba? Pero ito, pwede naman siyang maunahan ng Dark Soup. Siguro baka magaling naman gumamit ng Egg Bomb naman 'to si Jasper, hindi agad mapatay itong beast. Ayan, tingnan natin yung mangyayari, no? For the meantime, kuro-kuro lang naman yan. Ay, hindi tayo nagsasalita ng tapos dito. And guys, by the way, ito, ha. For those na bago pa lang dito sa channel natin, hindi tayo nang babash ng players dito. If ever, kunyari may mga misplays, may mga talagang sablay yung ginaginawa, hindi natin sila nilalait. Ang ginagawa natin, tinutulungan natin sila kung paano may improve yung galawan nila, okay? So, ayan, pakiusap lang, guys. Okay, pakiusap lang. Do not bash the players. Sabi ko nga, iba yung pressure pag naglalaro ka na naka-livestream. So, again, irespeto natin yung mga players. And, ayun nga, tatanggalin ko talaga sa channel pag naglait ng mga players. Ayan. Press play na. Press play na, boss. Hindi naka-pause yan. Yan talaga yun. Oh, si Boss Hunter, si Boss Hunter daw yung binabash dito. Grabe naman yun. Ayan, kalma. BO3 to, guys. BO3 yung laban. So, tignan natin kung paano magpi-play out ito. And ito na, nag-start na. And hindi talaga nag-aksaya ng panahon si, ano, si Samimo. Ginamit niya na agad yung ma-aqua cards siya. And I think, itong beast talaga ay mamamatay talaga. Ayan, ako. Na-no-turn yung beast doon. Gumamit siya ng 1 energy doon sa beast. And na-no-turn siya. In return, 2 energy pa si Jasper, 1 energy si Samimo. Tignan natin, ha. I'm not discounting ano dito, Jasper, pero yun nga. Yun yung nakita natin na ano nun, nakakagulat na nasa harap yung beast. And eto na, nag-dark soup yung kalaban. Okay, nice move. Okay, nice move for Jasper kasi nakabawi agad siya. This is a 2v1. Nako, nakabawi siya. Hindi na ganun kalaki yung kalamangan ni Samimo dito dahil round 2, nabawi agad ni Jasper. Okay, plant and bird against plant plus aqua. Medyo parang ano ko, medyo kumikiling na tayo ngayon sa plant and bird dito. Depende na lang sa pagalingan na lang to mag-control ng plants nila. Ayan. So, maganda yung recovery, no? Maganda yung recovery nung nagawa ni Jasper doon. And I think magkakaroon tayo ng egg bomb play dito. Kailangan ma-survive ni Jasper yung ano. Ooh, hindi siya nag-egg bomb play. Teka, nag-ano lang siya, nag-brick wall lang siya. Okay. Napaka-ballsy moves, no? Napaka-ballsy nung move na yon. And I guess that's it for the plant, no? Siguro okay sana kung nakakita tayo ng egg bomb play doon. Pero, ayan, tingnan natin. Another dark soup play. Plant versus bird ang mangyayari. And, alam natin to, no? Alam natin to na yung plant, malakas ang damage sa mga bird. Kaya lang,
wala yatang ano, wala yatang damage cards. Ay, teka lang. Ang problema, nag-suicide yung ibon. Wala siyang energy dito, ah. May one energy tong plant. So ito, tinatin ang maging mabibigay. Medyo nag-suicide, no? Medyo nag-suicide si Jasper doon. Ayan. Actually, sayang. Siguro na masyado lang siya nag-suicide. Ayan. No, siguro maganda yung recovery niya. Actually, maganda yung naging recovery niya na round 2, okay, bawi tayo. Na ano niya, yung equilibrium ng laban, nabawi niya, napagitna niya eh. Pero, hindi naging sapat, no? Ang nangyari kasi sa kanya, yung post-fight. I think the post-fight yung ano, naging problema sa kanya kasi, although may advantage na siya, ginagamit niya yung post-fight to the point na, ayun na nga, namatay na siya. Hindi ko alam kung yun yung positioning talaga ni Jasper, ha? Balay mo, it works dun sa, ano niya, sa discarte niya, no? Pero, okay, tingnan natin. Ayan, kalmahan nyo lang guys ang inyong mga comment. Tingnan natin kung ano mangyayari sa next round. Pwede kayong mag-rearrange ng axis, ha? Ayan. Ayan, pero good game to both of you guys. Maganda. Meron pa tayong round 2. This is a BO3 match. So may pag-asa pa si Jasper. Grabe naman kayo. Okay, base sa ating botohan. 63% ang bumoboto kay Samimo, kay Jasper naman 37%. Ayan. Tingnan natin kung may pagbabago, ha. Ayan, bawi na lang. Sabi nga ni Rams Gold, and ayan na. Okay na guys. Magkakaalaman na tayo dito. And this time parang although balanced tong lineup ni Samimo, pero with Jasper's ano, pure beast, ayan, 61 moral, kaya niyang patayin agad tong plant. Okay? While si Samimo naman, hindi ganun kabilis niya mapapatay tong plant dahil ang beast cards niya ay dalawa lang. Isa, Revenge Arrow and Branch Shard. So napakalaking swerte kung mabibigay sa kanya yung apat na cards niya na Revenge Arrow, dalawang Revenge Arrow, tsaka dalawang Branch Charge. So napakaswerte niya na nun sa draw pag nakuha niya agad yung apat na yon in round 1 or in round 2. While si Jasper, napakalaki ng chance na makuha niya agad yung Sinister Strike and Single Combat niya dito. So ang key to victory ni Jasper dito ngayon is makunahan niyang mapatay itong plant. Kumbaga, mangyari round 1, patay agad yung plant ni Samimo, then siguro pass ulit siya dito sa tank niya para makapag-ipon ng Dark Soup naman tong ibon. So yun, magiging 2v1 situation to pag ganun. So we'll see. Maganda yung pwedeng mangyari dito now that naayos na yung arrangement ni Jasper. So sana makabawi si Jasper. Ayan, so si Samimo, bumaba yung nagbomoto kay Samimo, ha. 59% na lang siya, si Jasper naman 41%. Ayan. So, ito isa pang trivia, no? Nagkaroon na ng pagbabago sa computation ng critical damage. Lamang na lamang ang critical damage ni Jasper dito, 61 moral niya, itong mga Aqua 31 moral, 34 moral. So hindi ganoon kalakas yung magiging critical rate niyan kahit na mag-critical itong Revenge Arrow and kahit na mag-critical itong Branch Charge. So mahina yung damage niyan. Okay, naging mas aggressive yung galaw ni Jasper dito. Okay? Inatake niya na agad yung plant ng kalaban. Ayan, at maganda yung card niya. Maganda yung card niya kasi meron siyang dalawang Luna Absorb, may Piercing Sound pa siya the next round. So pwedeng mangyari dito, makakaipon agad siya ng enough energy sa coming into the round 3. Ginamit niya na naman agad ng maaga yung post fight. Talagang minamadali niya yung plant ng kalaban, ha. Okay, minamadali niya yung plant na kalaban. Maganda to kasi nakakaipon talaga siya ng energy dito. Kasi meron na siyang 2. While may 4 na ngayon siya. And ito, pwede siyang magpass. Meron siyang liberty para magpass. And tama yung ginawa niyang move para sa akin. Nagpass siya.
nabuhay pa nga yata. Okay, nabuhay pa nga yung plant doon. Tignan natin kung paano mangyayari. Okay, pinatay niya yung front line. So, tama lang ginawa niya. Ayan, mukhang nakabawi yata si Jasper dito na mainam. Kaya lang talagang ginagamit niya ng ginagamit yung post fight niya, no? Para sa akin, siguro konting control sa paggamit ng post fight kay, ano, for Jasper. Other than that, napakaganda na nangyayari ngayon. Lumalamang siya, no? Lumalamang siya dito. Pwede siya mag-pass, actually. Okay, medyo ito, gigil. Gigil si ano dito. Ang tawag dito, guys, medyo gigil, ano? Kasi, okay, sige. In-anticipate niya siguro yung upstream swing. Kaya lang, masyadong gigil para umatake ka kagad ngayon ng ganito kaaga. Ayan, so buti na lang siya yung mayroong speed advantage. Pero yung mga gigil moves na ganun, iwasan nyo yun, no? If ever you're in the same situation na dalawa kasi nyo against one, huwag kayong manggigil, huwag kayong matakot mag-pass. Kasi mas maganda na yung kumpleto yung cards nyo and energy nyo kesa makipagsabayan kayo ng 2 cards ng ganun. So so yun lang napansin natin kay ano kay Jasper, pero yun, all one yung laban. So nice one, nakabawi. Again, if ready na kayo, pwede na kayo mag-start ulit. Ayan, all one. Grabe naman yan. Anyway. Woo! Ayos. Maganda pinapakita, no? Yes, muntik pa si Jasper doon, no? Muntik pa. Kung hindi namatay yun. kung nagkataong may upstream swim yun, nako, GG. Again, siguro yun lang yung tamang ano. Tamang diskarte sana. Huwag kayong manggigil, huwag kayong mataranta, or huwag kayong ma-excite pag pulado na yung kalaban. Pag nakita nyong lamang kayo sa Axie, meron kayong shield, meron kayong speed advantage, i-maximize nyo yun. Pero ayan, good game for both of you. And pwede kayo mag-start. Ayan, hindi, ano lang yun, sa laro lang yun. Anyway, ano tayo, pwede kayo mag-start ulit. Ayan, ready na. Pareho kayo online, guys. So, magkakaalaman na. Okay, ayan na pala. Nag-start na pala. Grabe naman tong dalawa na to. Ayan, number one fan ko talaga si Ramsgold, sabi ni Shina Medilay. Sabi ni Ramsgold kasi, dalangin ko, boss, abot 1M subscriber mo. Naku, sana nga. Uy, teka. Nagkakaanuhan yata tayo, mga kapatid. Binalik. Binalik ni Jasper. Bakit? Bakit? Teka, bakit ang tanong natin dito? Bakit mo binalik yung ganyang arrangement? Ano ba? Saan ba tayo nagkulang? Okay. Maganda. Okay. Sige. Given. Maganda yung naging arrangement ni Jasper ngayon. Kasi, hindi na nakatutok yung aquas ni Samimo sa beast niya. Okay? So, good lang. Ang titirahin is yung beast. Diba? Atakihin yung beast. Pero yun pa rin ang susunod. Ay, atakihin yung plant. Pero ang sunod pa rin dyan, yung beast. So, okay lang. Saktong galawan lang. Hindi ko alam kung ano yung meron dito sa gantong arrangement. Pero, wala tong pinag-iba para sa akin dun sa last time na arrangement niya. Dito sa previous match arrangement nila. Kasi ang mangyari dito, itong atakihin ng aqua, itong plant. Then, ang sunod dyan atakihin, itong beast. Hindi naman dediretso sa ano yan, sa bird. Yeah. Yeah, na ano, maganda yung pagkakabalik. Kasi hindi na nakatutok sa aqua. Kasi kanina nun, round 1, nakatutok sa aqua. So, tignan natin. Mukhang may pinapatunayan si Jasper dito. Sabi Jasper, akala nyo ba walang kwenta tong gantong arrangement? Hindi. Ano to? The next level play, sabi ni Jasper. Niloloko tayo ni Jasper, pero I like it. Ayan. Siguro mas prefer niya lang na ganyan. Kitang-kita yung buong katawan ng Axie niya. Walang nag-overlap na body part. Ayan. So, ayan, so good luck sa ano, good luck sa mga sa dalawang ito, no? We'll see kung paano mangyayari. Ito nagkabigay na, maganda yung round 1 ni Jasper, ha. Binigay agad yung mga cards sa kailangan niya, and I think kaya na itong mamatay, ha. Kaya itong mapatay, guys. Ayan na nga ba sinasabi ko, napatay na nga. Tapos kagandahan nito, may speed advantage si ano dito, may speed advantage si Jasper. So pwede niya manegate agad pwede niya manegate agad itong ano na to. Itong last stand na to. Ayun lang, kaso hindi niya ginawa.
Hindi niya ginawa. Nakanakaw patuloy ng isang energy. So nice play coming in from Samimo pa rin. At least nabigyan ng ano, nakakuha ng value yung plant na yon bago namatay. Eto, kaya lang ang istorya, mahihirapan yata tumibag si ano, mahihirapan yata tumibag si Samimo ng plant. Good thing meron siyang, ayan, dito na pumapasok yung branch charge and etong revenge arrow. Ayan. So tamang ano lang to, tamang tantsahan lang. Grabe yung balasador, maganda yung bigayan, ano? Questionable yung ano, move ni ano doon, ni Jasper doon. Gumamit siya ng Vegetal Bite plus Cactus doon sa naka-last stand yung plant. So medyo questionable yon. Good thing. Ayan. One-on-one situation, lamang sa energy si Samimo dito, guys. Lamang sa energy si Samimo, hindi ko alam kung kaya niyang patayin, pero hindi, may post fight to. So teka. Maganda yung nangyari. Grabe yun. Nice play from Samimo. Kahit na naunahan siya sa pagkakapatay ng plant, ano, na-recover niya. Maganda yung nangyari doon. So congratulations kay Samimo, siya yung magpo-proceed sa ating ano, next round.